Good day everyone, we're here again my channel, Jairo De Lusong. Oh, grabe. Hindi nyo alam kung gaano ka busy yung schedule ko for the whole month of May and June. And right now, I still have time to make stuff like this. Syempre, hindi naman natin ayawamat yung YouTube natin. So, I'll just try to at least make once in a while a video like this. At the same time, matagal na rin ito na pag-usapan ng aking kausap. And ayan na nga, I really had to make big adjustments just to make something like this. And tingnan nyo naman gano'ng ka-stress na yung mukha ko sa kagigig. But yeah, syempre bilang isang YouTuber at the same time, hindi ko pinapabayaan na hindi makapag-content at least once in a week. Once in a week, yeah. And that's why I'm trying my best here. Thank you so much for letting me do this sa mga kapwa ko at saka sa mga nanonood pa rin ng channel ko up until now. Yeah. So right now I have a guest na sa tingin ko kilala-kilala niyo na rin kasi lagi na lumalabas din sa aking account. He is a special guest and he is a graduate from UST. Alam niyo na guys. Ang isa natin sa pinakakilalang YouTuber here, but right now, yung topic natin is the one of the most underrated musician. No? So, bilang pa rin siya sa underrated musician kasi hindi pa siya ganun kasikat. Diba? Diba? Pamamansin nyo guys, dapat yung mga ganitong klaseng tao dapat sikat na. But, syempre, kasali pa rin siya sa most underrated right now dahil hindi pa siya ganun nag-boom. Pero, alam nyo naman guys, sikat na rin naman siya bilang isang teacher. So, ang kukuhan ko ay isang music teacher. No, ang kausap natin today. And mayroon tayong topic here that he will answer like a podcast, no, na pag-uusapan namin, and you guys gonna check that out. Maybe we'll do a bit of meron ako ditong questionnaires and he's gonna answer that. I think basic lang naman and more like personal stuff para mas malaman natin kung ano yung mga major topic or yung mga mas malalim na topic doon sa kanyang field, and maybe he could share some of his experiences. I don't know. Ayun lang, I really look up to this person talaga kasi from scratch, parang ako din, no, from scratch, tapos talagang I did my best and work out this way. Ayan, parang ganun eh. Ganun kasi almost same kami ng passion. And yun lang siguro. So, eto na. Makakasama natin today si Emil Francisco. Woo! Palakpakan mga kaibigan. Emil Francisco. So guys, eto. Actually, medyo inabot na tayo ng gabi here at my studio. Kasi medyo busy rin si Emil today, and buti na lang at least binigyan pa rin niya tayo ng small time here to have a little chat. Kasi medyo pares talaga sobrang busy ng aming schedule. So, on the line here is Emil. Whew, bro, musta? Oy, Frank, ayos naman ako. Ayun, medyo... medyo sobrang busy nga. Medyo sobra busy. Alam mo yung merong in between na medyo sobra busy na hindi mo malaman kung busy ka ba talaga o hindi. And so, okay. Jairo, thank you for having me here. So, ayan. Grabe, yes. Bro. It's a really a great privilege na ulit na invite kita dito. Nakita, wow, na, privilege. Mo ulit yung, nakita mo yung last natin. That was last January. Tapos tignan mo naman gaano ako busy. Last ano lang, 2 weeks ago ko lang siya na post. Diba? Diba? Hindi pa nga kumpleto. Oo, ano pa lang. Sobrang busy talaga. So, at least, ito gusto lang natin patunayan na mahal pa rin natin ang YouTube. Ay, syempre naman. Kakasweldo ko pa lang kahapon ni. Eh. Bro, congratulations. Congratulations. Thanks, pre. Congratulations. Yan. Iba talaga. Iba. Emil Francisco is belong to our topic today na most underrated musicians. So, grabe, ito talaga isa to sa pinaka boom na ngayon. Wow, boom, walang boom. By the way bro, kasi may topic ako here that we can talk about.
which Bruno. Is... Ay, sorry. We don't talk about Bruno. Ay, sorry. Okay. When is the right time to get violin lessons? Kasi alam ko, ikaw lang ang isa sa talaga makakasagot nito. Dahil you are one of our... Siyempre, kilala-kilala ka here in Manila. Eh, Tagaytay, sigurado, kilala ka na rin dito sa amin. Grabe kita yung pagkakalala ko ng mga baka. Kilala ko ng mga baka dyan. By the way, ayan, oh, sige, meron tayong topic na yan. And right now, I'm gonna talk about it. And I, at least, no, para sa ating kapwa musician out there na, ma-share natin to, no? Yung mga aspiring, yung gusto mag-start. Yes. And at the same time, kung ano nga ba ang kahalagahan nitong ganitong klaseng pag-aaral, no? Bilang ikaw, bilang, for you to be our guest today na mag-share ng iyong experience para sa kapwa natin musician. So, my first question ako here, sige, why taking violin lessons is important to aspiring violinists? Okay, so Jaire, thank you for that wonderful question. I don't feel any pressure right now. Okay, bakit napaka-importante? Kasi unang-una sa lahat, ang teacher mo kasi, siya yung parang magiging guide mo. Diba? Parang ikaw, nung bata ka, hindi ka naman agad natuto magbasa ng ikaw lang mag-isa, diba? Kasi parang violin is very different. Parang bagong mundo yan eh. So, kailangan mo ng guidance. Okay? Ang teacher naman, kahit, kunyari may kilala kang musician, sige, paturo ko na may kilala kang violin, tuturo ka, di ba? Kaya napaka-importante talaga para mayroon kang guidance at saka at some point, at the same time, hindi ka makapag-develop ng mga pangit na mannerisms, ano yung mga pangit na bohol, yung ganun na parang pag nakasanayan mo siya ng ilang taon, nako, ang hirap ng baguhin nun, Jaire. True, oo. Isa ako sa biktima niyan, Sir Emil, no? Bago ako na-correct ng... I mean, ang daming siguro... Sa experience ko lang, ah, no? Kasi late po ako nag-violin lesson. So, nakapa-tumutugtog na ako for 3 years yata o 2 years. Tapos, tsaka lang ako nagkaroon ng formal violin lessons. Tapos, dun ko lang na-figure out na ang dami palang improper sa ginagawa ko. Actually, talagang hirap, no? Hirap baguhin. Ang hirap, mahirap. That led me na, bakit ganito yung finger ko? Parang ang awkward, tapos strenuous. Yung nakakapagod pala tumugtog ng violin, which is, nung naturoan niya ako, hindi pala nakakapagod na, which is yung magkaiba dun sa ginagawa ko. Parang ganun. Diba? Actually, sa totoo lang, guys, produkto ko ng self-study. Talaga? Ganito yan. Nung bata ako, nagkaroon ako ng teacher sa violin. Magaling siya, magaling yung teacher ko na yun. Kaso parang nawalan ng time kasi high school na ako nung tapos yung teacher ko nung taga Bulacan pa sa ako taga Valenzuela. Nawalan talaga ng time. Pero ang maganda naman nun, kasi ang nanay ko, musician. Wow. So, guided pa rin ako, musically. Pero, techniques-wise, technically, hindi. Parang sa technique, sa daliri, sa right way of playing, hindi ako nag-guide. Pero music-wise, nag-guide ako ng nanay ko. Hanggang sa 4 years ako na tumutugtog noon. Tumutugtog, akala ko, ang galing-galing ko sa iyo. Ang galing-galing ko noon eh. Kasi, soloista ako sa school namin dati. Wow, talaga? Oo, tutugtog ako, The Prayer. Tutugtog ako, Runaway. Ano mo yung mga ganon? Wow. Kasi kung mayroong banda sa ibang batch, uy, Emil, magsa-silent sanctuary kami, tutugtog ka naman, no? Violin, o, oh, diba? Nox. Oo nga. Hanggang sa nung nag-college ako, na-realize ko, oh my gosh. So, yun. So, ayun, importante guys ang lesson para may mag-guide sa inyo. It may take a hefty price, like, I mean, hindi mura ang lessons. Pero in the long run, kayo rin ang magpapasalamat sa sarili nyo na nag-invest kayo sa lessons. Kasi investing on violin lessons is hindi kayo magre-regret dyan. Basta tama ang teacher. So I hope nasagot ko yung unang talong mo, Master Jaire. Master ka dyan. Thank you so much, Emil. Grabe, ayan guys, galing na rin kay Sir Emil yung kanyang patotoo, no? Kasi he already, yun isa sa patotoo na sinasabi niya, which is naggaling din siya sa produkto ng ano. Grabe sir, hindi ko na-expect kasi all throughout this year, akala ko talaga, dahil sa ganda mo magpatunogan, wow! Violin mo.
ano, parang you are very sabi natin nasa prestigious na lagay. Yung bang wow, hindi. Sa sobrang prestigious na datingan. Ah, ito ah, share lang sa inyo. Nag-start ako mag-gig 14 years old. Wow. Sa patay. Sa patay. Wow. Yung mga alam mo yung nilalakad yung patay. Ay talaga. Men, buong araw kang babad doon habang nagbabayolin. 450 lang bayad doon whole day. 450 tapos grabe. Nag-start ako doon. Ang tindi mo, sir. In, I mean, siguro man sinasabi ng iba, ang taas-taas ko maningil sa performance, pero nag-start ako sa 450 whole day, arawan pa yun. Grabe, tignan nyo yan, guys. Ang tindi na. 450, di ba? Pero buti ngayon, ang rate ko ngayon, ano, whole day times 10 na nun. Charot! De joke lang. Sala ako sa'yo, sir. Okay, next question. Sige, bro. Thank you so much for answering that. Ang solid, ang solid. So, sir, my second question is, what season is the best to take violin lessons? Ito kasi, sir, kaya ako inaitanong to. Ito yung mga... Kasi, syempre, hindi naman every time parang may time yung mga estudyante mo na makapag... violin lesson, 'di ba? So sa pananaw mo kasi 'di ba dito sa Pinas, pansin ko kasi during summer maraming tao. So during summer ba or during tag-ulan ba or ano bang pinaka for you na best time na para magkumuha ng violin lesson para sa iyong mga students? Actually, guys, para sa akin ang pagkuha ng ang best season diyan is parang yung best season mag-gym. Siyempre, New Year. Andiyan yung mga taong, ang dami nang inquiry niya pag New Year. Na para bang, okay, new season, ay New Year, new me. O kaya, New Year, new me, new instrument. Ganyan sila. Wow, okay. It's either New Year, kasi usually yung iba dyan, mga nag-request ng violin sa for Christmas gift. Kaya sila may bagong violin. Tapos, ang next dyan that was is for, parang nanibago, nagulat ako ah. Kaya din ba New Year? Kasi sir, parang twin. Okay. Para bang sir, kaya siya naging New Year kasi it's like new life, ganun. Kasi mga may mga nag-New Year. Yes. Oh. Saka ano din, pero pinaka-common talaga. Kasi sa totoo lang, parang almost 70% ang nag-aaral ng violin is puro bata. Okay. Mostly summer. So, summer. Sa bata, summer. Pero kapag mga adult, mga let's say, mga teen to adult, yan, mga ano yan. Yan, mga New Year. Teen to adult. Okay. Yan. New ayan Year. Na, medyo. So, wow. Guys, ha, yung mga nakakanood dito, ha, marketing strategy, yes! So yun, kasi ako wala rin ako idea dyan kasi syempre hindi naman ako teacher eh. Pero nakaka-experience din ako dati na may students din ako. Pero hindi ko na-experience kung ano ba talaga yung best na seasonal na magkaroon ba ng mag-start, magkaroon ng pag-aaral ng music. Yung pala, on some people on New Year's, yung some people naman during summertime, right sir? Nice. Thank you so much, sir. So I will have my third question here. In what percentage, sir, of learning, ilang students mo na sa tingin mo? Did you think that learned the violin, the proper playing ng violin? Actually, siguro mga lahat naman sila natuto. Lahat natuto. Pero siguro around 70% lang siguro yung nagtutuloy-tuloy na. Oh, kasi yung iba talaga minsan natutulog, gusto talaga nila matuto. Tapos ang nangyari, naging busy sa work. Hindi sila makapag-violin. May iba naman na natuto lang, pero yung violin yung naging stepping stone nila for other instruments. Wow, okay. May mga ganun. Oo, may naging student ako. Sige, shout out kay Clark, kung nanonood si Clark. Nag-start siya sa akin violin. After 12 sessions, naka-join na siya ng... Ay, hindi. More than 12 sessions. Kasi ang cute nitong story na student ko na to eh. Yung violin niya, regalo sa kanya ng girlfriend niya. Wow! Pero hindi siya marunong mag-violin. As in zero. Oh. So, ito namang si Guy, ang ginawa niya, siya naman yung nag-invest for lessons. Mm. Di ba? Ang cute.
Sana nga, actually di ko alam kung sila pa hanggang ngayon, pero sana kayo pa. So yun, nag-lessons na sa akin mga more than 12 sessions. So after nun, nakapag-recital siya. Nag-join siya sa Ateneo Blue Symphony. Wow! Tapos, hindi siya nag-violin. Anong kinuha niya? Nag-viola. Nag-viola? Oh, pero di niya sa inaral yun ha. Take note, sa take ibang note. Teacher na, hindi, self-study, viola. Ah, mas natripan niya. Oo, di ba isipin mo, nag-violin siya, then yung violin niya, nag-stepping stone sa viola. Ang galing. Lahat naman sila natuto, though yun lang talaga, may ibang student na talagang pangit ng term na slow. Pero, syempre, may iba talagang tao na hindi talaga musical. Yes. As in. Pero, may kanya-kanya nga na yun, may mabilis, may mabagal. Oo, may kanya-kanya talagang progress. Hindi naman, basta importante natuto. Though may ibang estudyante na in 12 sessions, natapos book 1. Meron naman iba in 12 sessions na natapos lang Twinkle Variations. Hanggang twinkle-twinkle lang. Alam nyo ba guys, hanggang saan yun? Pero lahat ng Twinkle Variation natapos niya. Hanggang theme. Pero yun, yun talaga. Iba-iba. Iba-iba talaga ng progress. Though lahat sa natuto, so pinaka... So far, may ang pinaka-significant ko naging student is meron ako naging student na ayoko na lang in-name drop. Medyo confident. Okay. Confident. Sure. No problem. Nag-start siya sa akin, zero. As in, tone deaf. Tone deaf talaga. Alam mo, tinaga ko talaga yun. Ayun, nakasali ng Lasallian Youth Orchestra. Wow! Tapos ngayon, kinukuha na siyang player for master's recital. Ay, grabe. Wow. I mean, sa akin siya nag-start. Ako yung nag-spark. Pero lumipat din siya ng teacher eh. Which is, I have nothing against that. I mean, natuturan na niya yung dapat niya matutunan sa akin eh. It's time na mag-graduate ka na sa akin. Ako, never ako naging madamot sa student. Wow. Ito, kung ito ay napaparod ng mga student ko before na lumipat ng ibang teacher, huwag kayong mag-alala. Wala akong galit sa inyo. Promise, wala. Never ako nagdamot sa student. Kunyari, teacher, yung student ko gustong lumipat kay Ryan, kay Rafael Espada. Go! Shout out po kay Ryan at Rafael. Ryan and Rafael, isa rin to sa pinaka-boom na boom ngayon na teachers ng violin. And, grabe! Hindi ko ma-expect na magkakaroon kami ng connection dyan with Emil. Ako rin, hindi ko rin expect na magkakaroon din ng connection with Emil. Thank you sa YouTube nga pala. So yun, parang hindi ako naging madamot sa student. Para bang, sige gusto mo namin, but go. Just tell me. Wag mo lang ako i-go-ghost. Oh! Nag-ghost ka na ba? Nang student, parami na. Pero bayad sila. Okay lang. Okay. So yun lang naman. Basta, never naging madamot. Basta kung feeling nyo, di na kayo natututo sa akin, just tell me and I'll let you go. Pero syempre, yung bayad nyo, it's non-refundable. Sige, go on. Ulit ka. I mean, ganun pala. So, I never expected na meron pa pala mga ganung cases no sa pagtuturo. Akala ko kasi pag nagtuturo, it's either natuto tapos hindi natuto. Meron natuto talaga. I mean, men, kahit sabi mong violin hold, natuto pa rin 'yon. Wow. Oh, 'di ba? It's a big pero konti ang gumaling. Konti ang gumaling at nag-pursing. Okay. Lahat natuto, konti ang gumaling. Though, it requires certain patience talaga, men, and perseverance talaga eh. Okay. Kasi sir, sa totoo lang, by your standards, kahit kami na hindi naman teacher, pag sinabing Emil Francisco, nakikita ko agad, parang yung student na lang eh. Parang for me, nasa student na lang talaga yung problema if hindi ka matuto eh. Because it's already Emil na eh. Na... Pwede rin, ito ah, actually, I won't name drop this one kasi this is a little bit controversial. May nakaaway na akong student. Talaga? Not actually away, pero nagkaroon kami na medyo mainit-init na discussion. Though di naman kami umabot sa point na nagsigawan kami. Okay. Kasi
yung student na to, ano siya eh, alam mo yun, parang may gusto siyang ma-achieve. Ako, I'm here to help her. Okay. It's a girl kasi it's a her. Tapos, ang nangyari kasi, paulit-ulit kaming twinkle-twinkle variations. Ooh. Alam mo kung bakit? Bakit? A-attend sa dalawang lesson, mawawala ng ilang buwan, then babalik. What? Ilang buwan? Mga 1 to 2 months? O kaya mangyayari. Tinatanggap mo pa yan? Oo naman. Basta nagsabi. Saka siya yung time na, yun yung time na nagkaroon ng ECQ, GCQ, ganun-ganun. Ah, okay. Oo. Minsan lagi siya hindi pwede. Alam mo yun, ang daming factor. So, ano nangyayari? Hindi kami makaalis. Na para bang, ako kasi, I live by foundations first eh. Yes. Oh. Na para bang, hanggat di mo na perfect, hindi ka alis dyan. Kasi, aalis ka man, pero ikaw ang magsasuffer sa next pieces. Diba? You see? Ang hirap nun. So ito, parang medyo nagkainitan kami ng discussion na parang sinasabi niya na ang sabi ko daw sa kanya ay hanggang dyan ka lang. What? Which is, I never said that. Ang sinasabi ko, dyan muna. Dyan muna. Merong word na muna. Kasi gusto ko talagang makuha niya yung posture, yung body. Oh. Gusto, ewan ko ha, kung mapapansin mo yung, sana nakakakita ka ng student ko ng in-person. Pag nakakita ka ng student ko, ang pinaka-okay sa kanila is bow direction and bow hold. Never ko sila tinigilan dyan. As in, perfect dapat ang bow hold. Kita naman eh, kasi syempre napapanood kita mag-playing, lalo na pag tingnan kung gaano ka finesse. Kitang-kita mo talaga yung kung gaano ka finesse yung playing style. So, So yun talaga, talagang nagkainitan kami na parang hindi. Kasi parang sinasabi niya na baka daw may other ways. Sabi ko, ito lang nga yung other ways. Na parang binibigyan ko siya ng mga tips para makuha yung technique. Alam mo yung ibang approach, same technique. Okay. Parang ang gusto niya i-different technique na. Different technique na kasi sawa na siya sa ginagawa niya. Hindi na mag-progress kasi nga hindi tuloy-tuloy yung attendance. Nako, oo. Okay. Diba? As meron pa ako nag-isang student na I won't mention the name na parang magsa-start pa lang yung lesson namin, naglatag siya ng gusto niyang pieces patugtog. What? At ang nakakatawa, meron doon introduction and rondo capriccioso. Wow! Alam mo, parang isa-isa pangarap ko matugtog ng maayos. Siyempre, di ko sinabi yan. Siyempre, baka sabihin, ano ba itong teacher ko? Di magaling. Ano ko? Ito, natutugtog ko siya ng mabagal, nababasa ko siya, pero di ko siya na-perform. Kasi hindi performance level lang kaya ko doon. Performance, sabi niya, sabi ko, napalunok talaga ako. Okay, so yung pieces mo na nilatag, medyo matindi yan, ha? Wait lang. Shoutout doon sa sinasabi ni Emil. For sure, anime lover ka, no? Kasi ano yan eh, your line ay brilliant eh. Parang ako, parang ako, kapitsyoso. Tapos, napag-ganyan talaga ako. Tapos, shoutout sa'yo, alam ko gusto mo maging Kaori. Pero wag naman, buhay pa naman siya, wag, buhay pa siya. Masyadong mahaba yung, masyadong madugo, kasi kahit kami mga who traveled, who studied and traveled along the way, alam namin kung gaano kahirap yung pesa na yan, Diyos ko. Hindi siya matutugtog nang hindi mo talaga tinutukan. Ito talaga ako. Sabi ko, paano pag di mo na-achieve itong mga nasa listahan mo? Alam mo, sagot sa akin, teacher factor na po yun. I was like, what? Seriously? Seryoso ba yung tanong yung sagot? Totoo yun. Sabi niya, teacher factor ko, what? Naka-apat na session lang yata siya sa akin kasi di siya makaalis sa first bar ng concerto in A minor Vivaldi. Tama ba? O, di siya makaalis doon. Parang, siyempre. Diba? Meron kasi tayo sinusunod na level of competency eh. Hindi ka naman pwede tumalun sa romantic ka agad eh. Ano lang ako? Sunod-sunod. Pero alam mo, ito ang medyo mapagyayabang ko. I never lose my cool. Tama ba grammar?
Tama wow, ba? Wow, oo. Oh, tama, tama. Never akong napikon, yes, never ako nagtaas ng boses sa student. Talagang, pero deep inside, oh, pag ganyan ako, what? Teacher factor talaga? Talagang punong-puno yung napupuno. Hindi, hindi ako napupuno talagang, huh, gagal. Pero buti na lang ngayon, since pandemic, naka-face mask, nakakapag ano ako. Hindi, joke lang. Joke lang. Okay. Tagong reaction ng mukha. Yun ang ano. So, I hope I answered your question. So, yan ang mga experiences. So, Ang lupit na nalupit. So, sir, I have only go. Two questions here, no? Dalawa na. Kasi, para to help etong mga tao na to. So, what makes Emil Francisco different from other teachers? Sige. Wow. Okay, guys, I'll be honest. I am not the best. Okay. Okay. For a teacher to admit that he is not the best is something. Okay. I am not the best at playing. Mas magaling sa akin tumugtog si Rafael Espada. Lodi ko yun. Siyempre. Lodi ko yun. I may not be the best. Hindi man ako, ang gigs ko, hindi kasi, magiging honest ako, isipin mo, gusto ko pre, ang sound effect ito, ano ah, Yiruma. Hindi man ang gigs ko, hindi kasing dami ng kay Jaire. I mean, si Jaire, gig lord yan. Tapos, hindi man ako naging member ng Philippine Philharmonic Orchestra or basta hindi ako part ng mga bigating groups. Pero ang masasabi ko sa inyo, matyaga ako. Matyaga. Wow. As in, super matyaga. Understanding ko sa student. Let's say, may student ako na, minsan nga feeling ko natitake for granted ako eh. Though may student ako na hindi nagpa-practice. Ano ba unang reaction dapat? Ako, ang initial reaction ko, di ako magagalit. I'll ask, why? Okay. Yung teacher ko nga, bro. Example. Eh, wala. Music student kayo, wala kayong lusot dyan. Eto, nag-aral lang naman to eh. Tabon. So, I ask why. Ito, bakit ka di nag-practice? Very kalmado ang boses ko. Bakit di ka nag-practice? Teacher, sorry. Ang daming assignment, daming homework. Diba? Sabi ko, it's fine. Basta umaten ka. As long as alam kong school works yan, i-prioritize mo yan kasi student ka pa. Gamitin mo ang violin as outlet. Ganon. Basta ayoko mapapabayaan mo studies mo because of violin. Diba? Ayun. So, I may not be the best pero understanding ako at napakatsaga ako. And also, at the same time, makikita mo lahat ng... Makikita nyo naman yung playing ko sa YouTube. I mean, well, it's good. Charot! Well, joke lang. It's good. So, yun. Parang, kung gusto nyo, mag-try kayo sa akin ng one trial lesson. Okay. I offer one trial lesson. Oh, nag-offer daw ng one trial lesson no, kay basta, Sir Emil. Hindi mo kailangan. Sir Emil, kahit one pag, trial pag lesson lesson kita Sir, siguro, pwede naman, another content, i-lesson kita, ano? Sige, one time. Jaire Dalusong, get roasted. Lalapag ako ako may isa. Handa mo na. Topic. Gusto ko ano ha. Yung huling inaral mo sa PIDA, sa women's ha. So yun lang. Basta matyaga ako. Understanding and that's what makes and I know ito ha. Aminado ko sa limitations ko. And syempre kapag alam ko nare-reach niya yung limitation ko, I let you go sa other teachers. Hindi ako madamot. And ito pa. Hindi ako madamot sa knowledge. Kung ano yung natutunan ko sa nung college ako sa tatlo kong teachers, apat kasama yung childhood teacher ko, ituturo ko sa inyo lahat yun. Pero syempre, yung mga YouTube videos ko, di ko tuturo paano ginagawa yan. Yung pag-mimix ko, di ko tuturo yan. Mag-enroll ka muna sa akin. Bayaran mo ako, tuturo ko lahat, pati editing. Ayun. Wow. Ayun. Saya naman, ang lubit. Napakabait mo naman, sir. Anyway, so we're here for the last question na tatanong ko sa'yo. Actually, hindi naman siya question, but this is
for our viewers, no? Message to all aspiring beginners, no? Para sa mga beginners natin, okay. Baka may masabi aspiring sa kanila. Aspiring beginners, so ito, unang-una, bumili kayo ng magandang instrument. I mean, not necessary maganda as in mahal. I suggest bumili kayo ng decent violin, pero wag na wag kayong bibili ng mga tig to 2,000 below. Kasi yung mga ganong violin, hindi siya playable. True. Okay. So, ganito yan. What I meant about the playable, kahit anong practice mo, hindi ka't magtutunog violinist. I mean that. Meron ako student, bumili sa Lazada, tig to 2,000. Okay, sige, 2,000 pesos. Alam mo, totono ko 30 minutes lang. 30 minutes tonon lang. 30 minutes pa. pag tumugtog ka, unang pag pinrest mo yung unang finger sa A string, wala na sa tono lahat. Man, paano ka matututo doon? Get a decent violin. It doesn't need to be very expensive, but get a decent playable violin. I can recommend yung Bakendorf sa malls. Yun, Bakendorf, yes. I mean, kung makakabili kayo, ayoko magbanggit ng... Kasi this is not a sponsored video. I won't mention any Facebook. no, wag. Okay din yung Bakendorf sa malls. Yun talaga pinaka-recommended ko. Pero I don't recommend basta yung mga... Cremona. Hindi naman sa Cremona. May magagandang model ng Cremona. Basta at least 4K above. Okay. At least 4K. Yeah, guys, I mean, it will save you a lot of effort. I mean, isang beses ka lang bibili ng violin. Diba? Bili mo na yung medyo maayos, wow. Diba? Okay. Tapos pangalawa, if wala kang teacher, it's fine. I mean, hindi naman... I mean, let's face it. Ideally, kailangan may teacher. Pero we cannot be idealistic all the time. As teachers, we cannot be very idealistic. So, kung wala kang teacher, I suggest buy a decent violin and manood ka ng mga YouTube videos. I mean, yes. Pero, wow. I mean, Liz, kung alam mong self-taught ka, huwag kang magtuturo. Sorry, So, maraming matatamaan, maraming... Kung alam mong self-taught ka, huwag kang magtuturo kasi you are just going to spread the virus of misinformation. I'm sorry. Pakakrap ko to, ang ganda nito sinabi mong to. Diba? You're just going to spread the virus of misinformation. Promise. Kung self-taught ka, just keep it yourself. Yes. Pero kung ikaw... Wait, pero bro. Yung camera ko ulit ha. 30 minutes na, okay. Ba yan? May limit. Okay, nakareshoot na ako. Nakareshoot na ako. So, ayan. So, diba, parang... Another thing, siyempre, self-taught ka nga. Pero kung gusto mong mas gumaling, kumuha ka ng teacher. Kasi pag self-taught ka, you're just limited. I mean, makakatugtog ka. Pero you're limited. Okay, unang-una, di ka makakatugtog ng classical. Not unless you're a prodigy. Oh. Na talaga mataas ang tenga ko. Tenga mo. And pangalawa, hindi ka makakapagturo. Kasi how can you teach something you don't really understand? Yes, diba? Agree. 100%. Diba? So yun, basta tapos, kung, yun ay para sa mga walang teachers. Kung may teacher ka, makinig ka sa teacher mo. Kasi yung mga teacher na yan, may nakikita sila sa iyo na hindi mo nakikita. Meron silang narinig sa iyo na hindi mo narinig. Di ba parang, I don't know, for sure, mayroon nangyari sa'yo moment na akala mo, ang galing-galing mo na, pero sasabi sa'yo, teacher mo, na, pero, hindi. Pero alam mo, yun. Pero actually, alam flat mo, ka dito. Di ba? Ay, ito pa pala, kung wala kang teacher, I suggest, kung talaga may musical ears ka, i-record mo sarili mo. Yun pa isa, kasi kapag na-record mo yung sarili mo, di syempre, ang galing, akala mo, ang galing-galing mo, ganyan, di ba? Pag ni-record mo, oh my gosh. Mapapagano ka na lang. Disaster pala. Disaster. Tapos pagkaroon ka ng mga basis. Let's say, may papanood ka ng idol mo sa YouTube. Ito ha, kung mag-aaral ka ng violin, lalo na kapag beginner, please, mag-classical ka muna. Kahit papaano.
Yes. Kahit papaano. Saka kung kukuha ko ng mga lodi, please wag pop violinist. I mean, no offense ha. No offense. No offense ha. No offense. No offense. Kasi let's say, but let's say, ano ka, beginner, tapos ang naging idol mo si Lindsey Stirling, anong gagayahin mo sa kanya? Yung sayaw niya? At least siguro maging idol mo, 2-set violin, ay, bet na bet. Okay, oh, si Raven, ay, bet na bet. Okay, si Jairi that, ay, bet na, Jairi that, De, Stefan yan! Yapi. Yan! Yan! Grabe yun. Oh, doon, isa-isa nag-inspire talaga sa playing ko 2012 pa lang. Hindi pa ako nagbabayalin. Gitarista pa ako. Nung nakita ko siya mag-violin, parang ganda mag-violin ah. Ang marirecommend ko mga violin channels si ano, violinmasterclass.com, si Red Desert Violin, yan, saka si Professor V. Yan, yung wow, tatlong okay, yan. Siyempre, si Emil Francisco. Don't worry, I will release tutorials. Tutorials. Ayan, o. Oh. Actually, tagal na rin naghihintay ng mga tutorials mo eh. Kasi, judge ko pa yan eh. So, yun. Again, so, I mean, sorry sa mga nasabi ko. Kung may nasaktan man sa video to, I'm so sorry. Pero, that's just the reality. If self-taught ka, huwag ka na magturo. Don't spread the virus of misinformation. Please. Yun, mahihirapan kami mga teacher na baguhin yun. Diba? Yun. Kaya, diba? Oh, naku, huwag kang magturo ng violin. Kasi, okay sana kung ibang instrument, pero if you gonna tackle violin, kasi ako, madami kong alam na instrument na bro, kasi talaga naging hilig ko yung music, pero nung pinasok ko yung violin talaga, talaga masasabi ko, wala, imposible siyang maaral ng hindi, wala kang teacher kasi, talaga. Ito ah, yung talaga masasabi kasi, ko. First, let's say gitara. Ito ah, take note guys, kung ang goal mo sa gitara, strum, chords, madali. Diba? Pero kung goal mo maging lead guitarist, hindi talaga. Diba? Lalo na kung gusto mo mga sweep picking na sa'yo mga band, ayan, mga wawa, mga whammy bar na ganyan. Sa classical guitar, hindi talaga. Diba? Classical guitar lalo na. Ako, napakalayo. Diba? Pero kung strum lang, kaya kaya. Kalimbangan, sina-self-study na ngayon eh. Diba? Kalimba, ay, may mga instrument talaga kaya self-study. Pero sorry to say, but violin is not one of them. Oh, violin is not belong to self-study instrument sa totoo lang talaga. If, pero matututo ka naman, actually. Pero marami ako, marami akong kilala din nasa events na nag-playing ng violin na hindi nag-aral. And they play decently, talagang decent. Bakit? Kaya lang, di syempre alam as... Alam mo bakit? Sige, kamuna. Bakit? Ah, sige, kamuna. Kasi, pero as a violinist na nagkaroon ng formal lessons and nag-aral sa conservatory, nakikita mo yung... Bakit ganun pa rin yung ginagawa niya? Mali yun ah, kasi... Sabi ng teacher ko, talagang yun yung pinupuna sa akin na ganyan daw ako mag-bow dati. Ganun ako mag-bow dati, madumi. Tapos yung finger ko, tapos yung mga extra lapses ng movement. And then, in-explain din ng teacher ko. Alam, naintindihan ko tuloy na yung mga extra movements na yun, strenuous yun sa playing talaga. Diba? Which can lead na bad posture. Yes. Yun kakaroon ka ng hindi, sa halip na productive ka na makagawa ka ng 15 gig, kunwari sa isang buwan, hindi ka makagig na 15 kasi sumasakit na yung baba mo dahil sa mali-maling position. Yung posture mo, hindi na bago ng teacher mo, tapos yung buhay mo ngayon ganyan, yung buhay mo ngayon ganyan. Baka, nasa St. Peter ka na. Kasi talaga, ang violin talaga, sabi ko sa inyo guys, strenuous playing talaga. Hindi, strenuous siya kapag wala kang violin teacher. Hindi... Pero kapag tama ang posture mo, ay men, kahit buong araw ka pa mag-violin. Yes, oo. Pag na-correct sa'yo lahat yun ng mga pangit, talagang malaking tulong siya, sobrang laking tulong sa playing style mo rin. So yun lang. Thank you so much, so, sir. So again, guys. So, I'm very again, guys, much privileged na talagang nakasama kita dito at may ano ulit malagay ulit kin sa channel okay, ko. Okay, so ano I'm just sorry guys sa mga nasaktan sa video ko. Ay sa video to, sorry, pero I'm just stating facts. Okay, Thomas, thank you Jairi. Okay, wait, selfie tayo, so selfie. Selfie. Wait lang. Hindi, sa camera na. Yan, okay, bye-bye, Jairi. Miss you. Bye-bye. See you, bro. Thank you. Mm-hmm.
Teka, wait lang, dyan lang ha. Huwag ka na muna magsalita. So guys, thank you so much for watching. Ayan, nakasama natin si Emil and I really had a long time na magkaroon ulit ng time to do this dahil marami rin naghihintay ng most, no, underrated. Maraming pa tayong tutuklasin musician here na hindi nyo masyado kilala but they are very very much na dapat makilala dahil sa kanilang husay and talent here. And kapag na-future ka dito, alam na guys. Anyway, thank you so much for watching. Ayan lang guys. See you again. Support my channel and also support Mr. Emil Francisco's channel here. Gonna put the link below. And subscribe lang kayo. Supportahan natin ang kapwa musiko ng Pilipinas na nag-YouTube and to, para mas marami pa tayong magawang content. Thank you so much. Bye!